So guys, maiiko tayo ngayon dito sa Pico de Loro area niya. So ito ay binubuo ng napakalawak na lupain ni Mr. Henry C. Siyang nagmamay-ari ng Pico de Loro at ang yung doon sa Tagaytay na isang malaki din na lupain diyan na Sky Ranch. So si Mr. Henry C din po ang mamay-ari noon. So iisa lang din po at ang SM Mega Mall, lahat ng SM Mega Mall dito sa buong Pilipinas, siya din po ang mayari. So napakalawak po talaga ng kanyang lupain, lalo na itong Pico de Loro. So parang ano lang to, share ko lang sa inyo, trivia lang po ito para sa inyo. So kung hindi nyo pa alam kung gaano kalawak ang land area nitong Pico de Loro, kasama na din po itong beach and hotel and resort. So ito ay binubuo ng 10,000 hectares. So kasama po ang beach and resorts dito at mga hotels and restaurants dito sa loob ng Pico de Loro. So kung saan po nandito kami ngayon. So ito po ang mga swimming pool niya. So ito ay una pa lang itong swimming pool. Sa malapit din po sa may beach, marami din po siyang swimming pool. So gaano na ito kalawak na nandito sa unang napuntahan natin. So hali kayo, punta natin. Ikotin natin to. Let's go guys. So mag-love shout out nga pala dyan sa lahat ng AFC employees and co-workers ko dyan. So lalong-lalo na po sa AFC Carmona, sa pilot and slicing department. Mag-love shout out dyan Ronel Tagabis pala, sorry. And then Rodolph at slicing department, mag-love shout out dyan sa inyo mga partners. So, and then, magiging shout out dyan sa aming mga magagandang babae dyan sa AFC Carmona Cavite, sa Mets Compound. So, maraming salamat din po sa AFC family sa experience po dito sa, ito ay isang, unforgettable experience dito sa Pico de Loro. Napakagandang tanawin at napakagandang, at nagkaroon pa ako ng content dito sa aking YouTube channel sa Adventure. So maraming salamat dyan. And then maraming salamat po sa mga staff ng Pico de Loro sa magandang treatment dito sa amin at sa mga pag-assist doon, lalong-lalo na sa beach. So mga nag-assist po doon sa beach, maraming salamat doon. Yung mga lifeguard doon, maraming salamat. Mga coastal, mga coast guard, so maraming salamat din po sa inyong lahat. So, ito ay ikutin namin to para sa mapakita namin ang buong area ng Pico de Loro Beach Resort. So, located at nasa Subo, Batangas po, at ito ay open na po for booking. So sa mga interesado, staycation at sa lahat, all occasions are open na po sila. So magbubok lang po kato, puntahan nyo lang po ang kanilang website. At hindi kayo magsisisi sa sobrang ganda ng tanawin at ma-experience nyo yung circle, yung pabilog na area nila na umaabot ng 10,000 hectares, kasama din po dyan ang beach. So mamaya po pupunta tayo sa beach at sa papakita namin yung gaano kaganda yung kanilang white beach din. White beach din sila, o white sand. So makikita nyo doon mamaya. So pupunta natin dito muna tayo sa mga swimming pool. So ayan, nakikita nyo naman siguro. So ayan po, diba? Ang ganda. Ito pa lang po ang first na napunta namin dito sa malapit sa Pico Sand Hotel, kung saan kami nag-stay dito sa Pico de Loro. So kasi maraming station silang tinatawag dito, mga condominium, may merenda, station by station. Kaya pag inikit nyo to, gamit nito ay yung golf car nila. So lagi pre-service po yun kung saan gusto nyo umikot dito sa buong Pico Beach Resort dito sa Pico de Loro. So makikita nyo lahat. So wait lang. So ito na, dito na tayo, nandito na tayo sa beach. So papunta na itong beach, dito na ang Pico Beach and Country Club. So ito na siya. So ayan, ito na yung intro pa lang dito, yung papunta pa lang, mga entrada pa lang.
So, ito, magiging shout dyan sa iyo, kuya, sa mga sa nakaupo dito sa side ng kalsada na papuntang beach. So, let's get it on to adventure. Come on! So, ayan, ayan. So, pala malapit na kami dito ngayon sa beach kung saan makikita nyo ang mga magagandang dilag dito ng mga naka-swimsuit. So, ako ngayon naka-jersey and hindi naka-shirt lang kasi mamaya pa naman ang aming cove tour. So, kayo muna ang itutour namin dito sa beach ng Pico de Loro. So, ayan, nakikita nyo naman siguro. So, migil-migil ba siya ito dyan sa aking cameraman na si Mr. DC or Domingo Casulia Jr. Migil-migil ba siya out sa iyo. Ayan. And then sa aking director, producer na si Mr. Calvo Belliela. Shoutout sa iyo dyan, Ferdy Belliela, aking kumpare. So, ito. Ayan. Kung nakikita nyo. O, di ba? O, white sand din siya. At napakaganda ng kapaligiran or mga tanawin niya, mga view. Magamagalabi siya dyan sa iyo, kuya. Yung mga lifeguard po. Kung sila po ang nag-a-assist kapag sasakay ko ng jet ski and then speedboat, mag-cove tour, sila po ang magiging kasama nyo para magiging ligtas po ang kanilang mga guest. So, maraming maraming salamat. So, di ba? Napakaganda ng kanilang mga pakikisama sa mga sa kanilang guest. So, eto na po tayo sa beach. So, ayan, nakikita nyo naman siguro. So, di ba? Kami ngayon sa ano, nag gala-gala muna. Oh, may gala shot 'yan kay Dragon Ball. Ganda ng dito. Oh. Oh, 'yan. Kaganda ng binyo. Oh, 'yan, marami. Ani cellphone mo. Oh, ito na. Oh, ito naghahanap ng cellphone. So, ayan. Wow! Ayan po. Travel-travel lang daw. Travel-travel lang. So, tayo natin kay may sasakay ngayon sa banana boat. Habang maganda ang panahon. O, ayan. Isang buo. Hop! Isang buo. Social distancing, pre. O. So, nandito na naman tayo ngayon. Nandito tayo ngayon sa kung ano ang nakikita nyo, di ba, dito nung kumakain. So, nandito kami ngayon sa country club sa Pico de Loro. So, dito ginanap ang aming activity, ang team building and seminar. So, makikita nyo dito. Yan. So, ako ay nakatapos na yan mag-lunch. This lunch time. So, napakaganda rin. And then, ang sarap ng food nila. So, may shoutout dyan sa staff din dito sa Pico Country Club sa aming food, sa masarap na food and desserts. So maraming maraming salamat. At sa aming mga speakers, ayan po, sina Ma'am Mochi, and then sina Ma'am Justin and Angie and Ange and Mamikay sa maganda at ng mga napag-aaralan namin na sa aming activity at meron tayong tinatawag na Seafood Solutions. So sila ay producer ng high functional animal proteins na galing sa collagen. So based nila sa Netherlands o in Europe. So ayan yung logo nila. The winner. Baliktad. So, ito ang lunch. So, ngayon, nandito naman tayo dito sa mga pa-games. Part pa rin po ito ng aming team building, yung activity namin ngayon dito sa Pico de Loro. So, nandito ngayon kami sa covered court ng Pico de Loro. So, itong palaro na to ay kailangan makagawa sila no ng square na ang gamit ay naka-blindfold sila na ang gamit ay rubber. So, ito naman ay isa na pupuntahan ko ay ang ano naman ito, kailangan nila makalipat sila na babalik na rin itong inaapakan nilang tela. So, kailangan hindi sumayad ang kanilang paa dito sa sahig. Kailangan nasa tela lahat sila, limang katao ang magkasya dyan. So, kailangan
ganyan, babaliktarin nila yan. So, yung ganyan, babaliktarin nila. Yung lima, kailangan hindi sumayad yung paa nila doon sa sahig. Diyan lang talaga sila sa tila. Kapag once na sumayad ang kanilang mga... sa tinatawag nila ng Little Boracay na Sucu, Batangas, ano din po ito ng ano, property ni Pico de Loro. Located at Sucu, Batangas. Yun. Yun, no? So, ayan ang... Pwede mo mga i-gad. Pwede mo mga i-gad. Ito pa namin eh. Hindi ka marunong mag-lawi, malalim yan. Hindi tayo marunong mag-lawi, kaya... Malalim yan. Gusto mo tayo. Pero, gusto mo tayo. No. Ano yung dundo? Tapos may dundo. Ano yung dundo? Hindi mo kakayain yan. Pabong ka. Padapa ka. Hello? Hindi po, talihan po namin yan. Ay, sorry. Ako masoka. Kita mga isda dito. Ito na isda. Sabi sa'yo, kita na yan siya. Ulinaw. Yan. Lalim para bang? Lalim.